So, good evening mga kapisngi. So, ang una po nating gagawin kapag gusto po nating gumawa ng singkamas na French fries, okay, so ay balatan po muna natin yung singkamas. Yeah, this is the... After po natin mabalatan, hihiwain po natin ng paganito, paoblong. And then, kapag nahiwa na po natin siya ng paoblong, lilinisan po natin yung gilid niya. Tanggalin natin yung mga matitigas na part. Yung himulmol daw. Tapos, after po nun, hiwa-hiwain po natin ng ganito kaninipis. And then, kapag nahiwa na po natin ng ganito kaninipis, hugasan na po natin ng mabuti at ilagay sa isang lalagayan. At ibibilad po ng isang araw. And then, after that, pwede na po siyang iprito. Alright. So, it's your turn, Father. Oh, what are you doing? So, mga kapisngi, maganda gabi po. Tayo po ay nagpiprepare ng singkamas fries. Alright. So, una, yung sinabi nila, palatan, hiwain ng manipis, tapos pagkatapos na iniwan ng manipis, parang ganito kapisngi, kasing laki ng pisngi. Diba? Alright. Tapos saka hiwain na... English. Mataas. English. Yes. So, Chef, what are you doing? Okay. So, habang naka-quarantine, kailangan mag-explore tayo sa ating loob ng tahanan, guys. Yeah. Yan, guys. So, this is our Nimas Lad. Singkamas fries. Singkamas fries. And homemade, home quarantine singkamas fries. So, mag-isip kami ng ipapangalan namin sa aming bagong discovery. Actually, si Papang nakaisip niyan kagabi. So, yan. Nagbalat kami kagabi, then we tried to dry it kanina. Kimas! Medyo. So yun, tapos na-dry namin siya. And then, frinay namin. Frinay pala nila. Tapos yun, tinikman namin. Ano matamis? So, yan guys. So, i-update namin kayo. Time to time. Yung mga kakalabasan na kaming ginagawang yan. Singkamas fries. Anong English yung singkamas pa? Singkamas. Hindi niya alam. Gosh. So, yan guys. So, yan. So, you can see, diba? So, tomorrow, maybe, ng gabi, makikita nyo yung kakalabasan ng aming singkamas fries. So, bukas papakita ko din yung procedure kung paano siya ilalagay sa, ano, sa papainit, idadry sa labas. Kasi gagamitan natin siya ng ating powerful sun. Woohoo! Yan, maulan guys. Kaya maingay dito sa aming bahay. And... So, what are you talking? Ano sinasabi mo? Masala ko siya kung magsalita kayo sa sabi. So, ito na yung kilalabasan guys. Binilad natin siya ng almost 6 hours siguro. Hindi ko natansya kasi sila nagbilad. At ganito dapat ang magiging kalabasan kung nakikita niyo. Dapat ganito siya ka-dry, ganito siya kaninipis kung hiwain niyo at ganito na din kalulit. Para pag i-fry niyo, hindi siya malambot sa loob. Para malutong-lutong siya at masarap siya pag i-deep fry. So, yun guys, napanood niyo naman, di ba, sa unang video na kung paano to gawin. So, yun, hiniwa-hiwa lang namin. Nila pala tapos yan. At ibibilad siya sa araw at ito na yung kinalabasan. So, next step is if a fry na natin siya. So, deep fry ang gagawin natin guys. So, hindi ko alam kung ilang piraso ng singkamas to. And, yan. So, this is the last guys na gagawin natin. So, yan. Kailangan ipainit muna natin itong kaldero. With, dapat kung may kawali kayo, kawali din. Yan. So, yan. Lagyan nyo ng mantika. Sakto lang sa hiniwan nyong singkamas, guys. Singkamas na napainit. So, yan. Excuse. And, pagkatapos yan, kailangan painitin natin yung mantika, guys. Ng ilang, siguro mga isang minuto. Yan. Mainit na yan. So, dapat yung apoy natin is sakto lang para yan sakto. So, habang inihintay natin. So, ayan guys, kailangan na natin ilagay itong... Yan. So, hindi natin siya lalagay lahat kasi medyo madami yung hiniwan nila.
So, dapat ganyan kaninipis guys para yan malulutong. So, kung nakikita niyo, 'di ba? Maliwanag na maliwanag 'yan. So, kailangan natin siyang i-deep fry ng mga ilang minuto. So, napakasimple guys. Kung wala kayong fries, gusto niyo makatikim ng lasang fries na din. Matamis din. Matamis to. Mamaya, titikman natin yan. So, yan. Kailangan lang ganyan. Kailangan i-separate natin. Medyo lagyan natin na social. Hi guys! So, this is the finished product of our turnips. Turnips pala yung English ito guys, ngayon ko lang nalaman. Sinabi nung lolo ko kasi kabigyo ko na si mama. So ito guys, titikman natin. So papakita ko sa inyo kung gano'n siya katnipis. Ganun siya kalutong guys. Pero yung iba, hindi malutong kasi may mga matataba. Check pa kaya yung cellphone mo, nagbablog ako. So yan guys, no? Medyo mapait. Pero matamis yung iba guys. Kasi yon medyo na-deep. Sobrang fry lang. So ito yung kinalabasan, papakita ko sa inyo. Para makita nyo at magaya nyo kung gusto nyo ng yan, panghimagas, merienda sa inyong bahay. Yan, tikman mo chef. Sabihin mo, anong lasa? Sarap ba? So, dito kami ngayon sa kwarto guys. Kasi maingay dun sa labas kasi may ka-video ko. Si mama, hindi niya pwede hinahan yung office niya. Bakit? Narinig nyo ba yan guys? So, ito yun guys. So, napakasarap nilang turnips. Turnips fries. So, this is, basta yun. Sana nasundan nyo yung ating, fried turnips na ating ginawa. So, step by step, pinahita ka naman sa inyo. So, kanina, mga 6 hours natin siyang binabad sa labas, sa init. Pero, pag ibababad nyo sa init, dapat dun sa may, sa medyo tago na mainit talaga. Kasi, hindi siya pwedeng yun na-expose sa mga likabok kasi madudumihan. Although, lilinisin mo naman after yung may painit. Pero, mas maganda pa rin guys na na dun sa basta, hindi malikabok, hindi malapit sa kalsada, ganun. So, yun. After nun, tapos yun. Kukunin mo na, hugasan mo, tapos papatuyon mo ulit hanggang sa i-deep-fry mo na. So, ayan guys, thank you for watching. So, ito yung ating finished product. Ipakita mo muna sis bago natin tapos yung video. So, ayan guys, ang finished product. So, tikman ko na. And, so, thank you for watching.